ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, "Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko na idinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan at ang salita mo'y katotohanan. Kung paano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Lubhang makapangyarihan ang salita ng Diyos. Banal ang sinumang manindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tinanggap ni Jesus ang kanyang misyon mula sa Ama. Ibinigay niya ang kanyang sarili para matubos ang sanlibutan. Ipinahayag niya ang Ama at ang katotohanan. Kaya naman lahat tayong mga tagasunod niya ay dapat ipangaral din ang katotohanan na tinanggap natin mula sa Kanya. Tandaan lang natin na ang tunay na pagpapahayag ng katotohanan ay nakikita sa konkretong pamumuhay na naaayon sa turo ng Diyos. Hindi maaaring taliwas ang ating gawa sa pinahahayag na salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Nakapagpapabanal ito. Kung kaya't puspos ng katotohanan ang taong banal. Buhay ang salita ng Diyos. Kung kaya't banal ang mga tunay na tumatalima sa kanyang turo. Pagsasagawa. Sa papaanong konkretong paraan, nakikita ang pagsunod mo sa turo ng Panginoon. Buksan at basahin ang Biblia. Ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon?